Natakot ka ba na that was the end of your career? Natakot ka ba na naantala ang pagsikat mo dahil nalaman ng iyong fans, nalaman ng sambayanan na ikaw ay isang binatang ama? Takot na takot po ako. Because when my fans see me po, bakit nila parang ito yung parang ginagawang parang matin ni Idol or something na siya yung next na bida. But for me, I just wanted to do acting. I wanted to be an actor. I didn't want to disappoint anybody. And when they found out, naramdaman ko po na maraming nag-unfollow sa akin. And for me, it's just like I got to breathe a bit. Because what then happened afterwards was maraming pumasok. Yung mga totoo na tunay na fans ko na sinusuporta ako dahil kita nila na mabait na tao talaga ako at gusto ko lang magpatawa ng tao. That's who I am and that's what I want to be as an artist. Today as we talk, okay na ang pakiramdam mo? Okay na. I'm happy. You are happy. I'm the happiest man alive. Every day I wake up, may kasama na akong saya. Joaquin, sino si Rafa? Sino si Rafa? My longtime best friend. We've been friends for almost, this year counting 6 na. I know her ex-boyfriends, she knows my ex-girlfriends. That's how close we are. But she is the one. She is the one. Okay, iiwan na natin yun. Joaquin, noong nakaraang eleksyon, lahat natin, we've been engaged, we were very involved. Alam ko, nagtatrabaho ka sa tatay mo. Nais ko lang malaman ito. Nais ko malaman ito. Dahil napaka-importante ng suporta ng industriya, ng show business sa mga kandidato. I'll be very honest. Bilang anak ni Isko Moreno, meron ka bang tampo sa industriya dahil hindi overwhelming ang suporta ng show business sa tatay mo? Hindi naman na sumasakitan ako, pero yung mismong friends ko sa showbiz, yun hindi ko magets eh. Because they know me and they know my dad and I talked about like my life with them. And I get, you know, if you don't show support to my dad, gets ko rin. Pero when you share stuff like discrediting my dad, sobrang sakit yun sa akin kasi ako pa nagpapasa, you know me when I talk to you eh. I'm so friendly and I tell you all the nicest things. It's why it's fine though. Like I don't hate anybody about it. Wala akong pakialam kung binoto mo to or ganun support mo. When I see you, I'm still the same JD. I'm your best friend pa rin. Masakit lang sa akin. Masakit lang po. What did you learn from that experience? Ang natuto ko po sa election is everybody has an opinion and you just have to respect it kasi sa dulo na lang mag-aaway pa kayo eh. You know, everybody just ended up fighting. Yun yung masakit, yung lahat kayo nag-aaway for people that you don't know. And that's what, yun yung masakit kasi people in set nagkakaaningan na kasi yung kulay niya dito, yung kulay niya doon. Kapan ako magtatrabaho ng ganito? Okay. You work for your dad now. Yeah. I'm sorry, you wanted to add something? I'm just happy it's done. Because now that it's done, everyone's breathing again. Okay. Alright. You work for your father. Well, po, may bala ka ba pasukin ang mundo ng politika? You know, a lot of people will tell me, even if I say no now, nag-no din yung papa ko before. Right. And ako mag-no din ako now. Kasi kailangan nyo po ng parang nakapag-aral ka na, decide ka na ito yung gagawin mo kasi when you're there and you're running in politics and you're in politics, you really have to do your job. Right. I don't wanna just go to politics dahil lang sikat na yung papa ko at alam ko pasok ako dun kasi may pangalan siya. Hindi, patatakbo ako. If, Tito Boy, if you ever see me going to politics, note that, promise ko to po sa CTTV, sasabihin ko na mag-aaral po muna ako ng politics. I'm gonna study first. Maraming salamat, Joaquin. Maraming salamat. I wish you the best. Thank you, Tito Boy. Maraming salamat. Thank you, Tito Boy. Ang lamig ng kamay mo. Opo, I always get it a lot. No, but thank you. From the bottom of my heart, maraming salamat. Thank you, po. And you take good care of yourself.